Sa siyempre dismayado, nakakalungkot kasi today history was altered. Parang nawala ng saysay ang kasaysayan. So malakas ang kaso namin eh, may batas kaming sinaside. Ang sinaside lang ng respondents eh, pre-regulation. Politically, malakas din ang argument namin kasi this will not bring about reconciliation and closure. Kapag lalo pang maungkat, malalala. This is a tectonic shift kasi the Supreme Court says na hindi siya disqualified. And hindi siya disqualified, there has been a long, napakarami at napakahaba na ng desisyon ng Korte Suprema na si Marcos diktador. Si Marcos, human rights violator. Si Marcos, plunderer. So, paano masabing qualified siya? At hindi siya disqualified. So, tectonic shift ang term ko nga. Kasi, grabe ang turnaround ngayong araw ng Korte Suprema when it said na qualified siya at hindi siya disqualified. Kahit saan mo tingnan, substantive o technical, yung buong konstitusyon is a response to martial law. It's anti-Marcos and anti-martial law. Tapos, an AFP regulation trumps the constitution. An AFP regulation trumps the law. Trumps public policy. Parang yata tama pakinggan yun eh. Ang next move, syempre, motion for reconsideration. Hinihingi namin sa administrasyon na huwag hastily implement yung paglibing kasi respetuhin naman yung due process rights ng petitioner na makapag-motion for reconsideration. Otherwise, maging mutan academic yung MR namin, ilibing agad bukas. E kung manalo kami sa MR, alam ka naman kung kayin mo pa yun. So, MR, at syempre, tuloy ang laban, tuloy ang protesta. Hopefully, convince si President Duterte ng objective niya sa paglibing kay President Marcos sa libingan ng mga bayani na reconciliation ang closure. Hindi ma-achieve. Kabaliktaran ang mangyayari. At hopefully, makonvince siya na huwag nalang ituloy. Kasi hindi naman pala ma-achieve yung kanyang purpose na reconciliation and closure. Ngayong araw, palitan ng kasaysayan, nawala ng saysay ang kasaysayan na hindi dapat ganun ang nangyari. If Marcos will be interred in the libingan ng mga bayani, he will long be remembered while his victims will soon be forgotten. It is a horrible closure to one of the darkest chapters. That is a horrible ending to one of the darkest chapters in history, which is the martial law era. Kaya hindi dapat mag-end dito. Tuloy ang laban.